Nahihirapan ba kayong matulog? May na-experience ba kayong parang insomnia? Or ang sleep quality nyo is not good? Well, tutulungan ko kayo dito sa aking guide on how to sleep better. O pupula ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. So, alam nyo ba na more than 270 people sa buong mundo ay nahihirapan matulog or may na-experience as some form of insomnia? May dalawang types nga ng insomnia. Ang unang type is nahihirapan kayong matulog sa umpisa. Ang pangalawang type ng insomnia is kahit na nakakatulog kayo, nagigising-gising kayo in the middle of the night. So ako nga mismo, nagkaroon na rin ako ng insomnia ng ilang araw. So mahirap talaga ang experience na mahirapan matulog or ang pangit ng sleep quality ninyo. Especially since minsan ang insomnia, nakahiga ka na nga, gusto mong matulog, pero hanggang from parang 10 PM hanggang 7 AM, hindi ka nakatulog at all. Ang pangit talaga ng feeling na yun. So ano ba ang mga paraan para makatulog ng mas madali every night? So first, bibigay ko kayo ng mga free and simple ways to sleep better. So ito yung mga pwede yung gawin na libre lamang, na anyone can do, na wala kayong kailangan na outside na kailangan bilhin, na mamahalin, or mga treatments na kailangan nyo take. So first, ang meron na libre ay ang cognitive behavioral therapy. So ang cognitive behavioral therapy basically ay ang mga ginagawa niyo, mga habit na pwede niyong magawa para ma-control niyo or ma-eliminate niyo ang mga negative thoughts at saka mga actions na ang mga dahilan kung bakit nagiging parang nahirapan kayo matulog. So ito usually ang first line of treatment para sa mga tao na may insomnia. So ang cognitive behavioral therapy is actually equally or more effective than taking any sleep medication. So first, ang pwede niyong gawin is pwede niyong i-focus yung tension ng inyong katawan. Kasi minsan, nahirapan or may insomnia kayo or nahirapan kayo matulog kasi marami kayong iniisip, di ba? So ang pwede niyong gawin is i-focus niyo ang tension ninyo sa katawan ninyo. So i-focus niyo, i-close niyo yung eyes mo, at saka i-raise mo yung eyebrows mo as high as you can for 5 seconds. Inhale, at saka mag-exhale para habang nagre-relax yung eyebrows niyo. So i-raise mo sila, mag-inhale ka, at saka after 5 seconds, pagbaba mo sa kanila, mag-exhale ka. So basically, ang ginagawa niyo is parang kinokontract niyo or pinofocus niyo ang concentration niyo sa mga muscles mo para ang concentration mo hindi na pupunta kung sa mga anong mga ibang thoughts na nakakagulo sa inyong isip para makatulog kayo. So, gagawin niyo to sa rest of the muscles niyo. So, after yung eyebrows niyo, i-squint niyo naman yung eyes niyo for 5 seconds, mag-inhale kayo, tapos exhale after i-release niyo yung tension na yun. Next, is mag-smile kayo as big as you can for 5 seconds at saka after that mag-exhale. Tapos i-tighten nyo yung shoulders nyo as high as you can for 5 seconds, then exhale. Tapos continue lang sa buong katawan mo kung nahirapan pa kayo or marami pa kayong naguguluhan pa yung isip ninyo. So mag-flex kayo ng iba't ibang muscles ninyo at saka mag-exhale hanggang basically ma-realize mo na eventually yung focus ninyo is napupunta na hindi sa mga other thoughts kundi sa katawan mo at saka sa stress na nilalagay mo sa katawan mo at saka sa stress na nililinis mo sa mga muscles mo. So next, syempre, part na rin ng cognitive behavioral therapy, huwag kayong uminom ng caffeine at night or anytime after 5 PM. Pwede rin kayong mag-inom ng warm milk or chamomile tea before bed. Especially kailangan keep a consistent sleeping schedule. Ang ibig sabihin nito is kung 10 PM na talagang sleeping time mo, every night dapat 10 PM ka pumunta sa sleeping time mo or sa bed mo. At saka, isa pa is, ma-recommend ko is turn off yung blue light sa mga devices ninyo. Ang isa pang nakakatulong actually kung or nakaka-contribute kung ba't mas maraming tao may insomnia ngayon ay dahil, syempre ngayon, sa age, the digital age natin, may mga phones tayo, laptops, TV, at saka yung mga devices ito, meron silang ini-emit na blue light. Ang blue light, parang tinitrick niya ang inyong katawan na parang sinasabi niya sa katawan mo na may araw pa, ba't pa tayo matutulog? Kasi nadedetect ko may light pa. Siyempre ang katawan natin, base siya sa mga ancestors natin na pag may araw, dapat gising. Pag wala ng araw, doon na pwede sila matulog. So yung mga devices, natin, actually, inilokot yung mga brain natin o yung katawan natin na inisip na may araw pa kahit nawala na. So pwede, may mga features usually yung mga devices natin o mga computers natin para ma-turn off ang mga blue light. Or kung mayroon kang mga salamin, katulad ko, pwede ka rin bumili ng mga salamin na mayroon blue light protection. So, next one sa cognitive behavioral therapy is, kung nahirapan na kayo matulog, let's say, nakahiga na kayo for 10 to 15 minutes, huwag niyong ipilit na kayo ay matutulog. Kasi pag pinilit niyo yan, mas nasa-stress lang kayo at saka mas hindi kayo makakatulog.
So, ang ginagawa ko nga, pag hindi ako makatulog after 15 to 20 minutes, na hindi talaga kumakapit yung tulog, ay tumatayo ako, kumakain ako ng isang healthy snack. So, ano mga healthy snacks na pwede niyong gawin? Usually, ang mga roasted, non-salted cashews, ang isa sa mga pinaka-healthy snacks kasi nakatulong nga ito sa weight loss at saka sa inyong heart health. So, pag hindi ka makatulog for 15 to 20 minutes, nakahiga na kayo, tayo kayo, eat a handful of cashews na non-salted, roasted cashews, or pwede kayong mag-read ng isang chapter ng isang book na medyo relaxing para matanggal rin ang inyong concentration sa stress na hindi kayo makatulog. So, yun yung mga cognitive behavioral therapy methods na pwede nyong gawin. So, ito yung mga free methods na just as effective than, or more effective pa nga than taking some sleeping medications. Pero kung nahihirapan pa rin kayo dahil at try nyo rin yung cognitive behavioral therapy, mga methods na to na sinabi ko sa inyo, hindi pa rin kumakapit ang tulog, dahil sa stress pa rin kayo kung ba't ang pangit ng sleep quality niyo, ito naman ang pangalawang paraan, which is ang mga vitamins and supplements on how to sleep better. So, ano ba ang mga vitamins and supplements that you can take? So, meron vitamin B complex, D3 sa umaga, vitamin D3 that you can take in the morning. Yung mga supplements na to ay makatulong nga. At saka meron din mga other less known supplements katulad ng ashwagandha. So ang ashwagandha, linolower niya ang cortisol ninyo. Ang cortisol ay ang stress hormone na pinoproduce ng katawan natin. So marami ng tao nagtitake ng ashwagandha para maging less yung stress sila at mas madali sila makatulog. Meron rin L-theanine or L-theanine. Basically, pag tinake nyo ito an hour before bed, ito ay isang amino acid na nakakatulong daw sa alpha brainwave activity at saka nakakatulong to sa anxiety, stress, at saka insomnia. Next, sikat rin to ay magnesium glycinate. So, actually, around 50% of people around the world, meron silang magnesium deficiency. At saka kung may deficiency sila, yun nga, nagkakaroon nga sila ng insomnia, anxiety, or mga mood disorders. So, nakakatulong nga to sa sleep quality. Pang-apat naman, meron GABA or gamma-aminobutyric acid. Ito rin ay nakakatulong sa anxiety, mood, and insomnia. At saka naka-improve ng sleep quality. At saka, ang huli, ang next naman is melatonin. So, syempre, alam naman na lahat natin ang melatonin. Ito ang actual na hormone na pinuproduce ng katawan natin para mas matulog tayo. So, mas seryoso ang melatonin kaysa sa mga ibang supplements na minention ko kasi hindi nga siya addictive pero huwag naman kayo masanay dito. Kasi kung nasanay kayo masyado sa melatonin, baka yung katawan natin, baka sa sobrang sanay, sa isipin niya na hindi na niya kailangan mag-produce ng melatonin at saka baka kailangan na rely na kayo sa melatonin na yun. Pero aside from taking melatonin pills, meron mga other foods na pwede nyong i-take na nagpo-produce ng melatonin. So, meron ang bananas, which is nagpo-produce sila ng melatonin, at saka, actually, yung sugar ng bananas ang katulong rin yan na mag-crash kayo. So, para makatulong sa inyong sleep. Ngayon, kung meron pa rin kayong insomnia after all these mga vitamins and supplements, pwede kayong pumunta sa inyong doctor at saka humingi kayo ng prescription sleeping pills para sa mga talagang ito yung mga seryosong sleep drugs talaga or sleep medicines na pag tinake nyo ito, talagang knockout kayo. Pero syempre, hindi ko ito mare-recommend kasi this is for talagang super serious cases na talagang hopeless na kayo, hindi na kayo makatulog, talagang lahat ng methods hindi na talaga gumagana. So yung mga sleeping pills na ito ay esopiclone or Lunesta, Ramotion or Rozerem, Zaleplon or Sonata, Zolpidem or ang tawag dyan ay Ambien, Edluar, Intermezzo or Zolpimist. So ito yung mga talagang strong at saka very potent na mga sleeping pills na pwede nyong i-take na, pero kailangan nyo ng prescription medication talaga sa mga doktor ninyo. Ito ay para sa mga hopeless cases nga. Anyway, sana nakatulong itong guide ko para sa inyo para makatulog kayo or mas madali ang inyong sleeping schedule at saka sleeping time. At sana wala na kayong makuhang insomnia after this guide na to. Ako nga pala ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan.